Kaya like, hindi si wala naka-record pala yung beach. Hindi ba alam naka-record? Sorry, hindi ko alam. Recording ka na nga dyan. Recording na ako dito. Recording na dyan. Sorry. Wait lang. Bibinigla mo naman ako. Basta lang ako pag-isip. Hindi ako sanay. Although wala pa kaming sobrang high grade or mga talagang mamahaling mga gamit para sa paggawa ng music video, pinupush pa rin namin kasi gusto nga namin ma-promote yung Rondalia. Okay, so bihira ka kasi makakita ng mga music video na Rondalia yung pinaka-performer o yung pinaka-artist. So ang ginagawa namin, ako yung nagda-drums, ako na rin nagbimix, tapos kami yung gumagawa ng music video para sa kanila. I-maximize kung anong mga gamit na meron. Yun yung number one, kung ano meron ka. So at least, ipaliwanag natin dito, ano meron tayo. Malaking tulong sa ano, sa visuals ng video, kahit hindi sobrang ganda ng camera, ay yung number one, yung lighting. So mapapansin nyo, nagiging staple na namin yung ilaw sa likuran. Yung nakikita nyo sa likuran ni Wansi, yun yung nagkikreate ng, ito kung makikita nyo sa gilid ni Wansi, di ba merong ano, merong light. Hair light. Hair light. Ang tawag dyan. Anong hair light? Hair light or backlight or ang kicker ang tawag dyan. So, ano yan, malaking bagay para maihiwalay yung subject sa background. Chorus hanggang ending, yun lang. Ang tutugtugin. Okay? Wait lang. Focus. Nag-viral itong, yung Rondalia nila ay nag-viral na noon sa ano, tinugtog nila yung Ikaw at Ako ni Moira, tinugtog nila yung Mundo, yung Buwan. Madami na din, pero pinaka nag-viral sa kanila, Ikaw at Ako. Ikaw at Ako. Pero dito, anong challenges natin dito sa, nung sinuot natin yung para sa grupo ni Sir Marco Ignacio? Isa sa pinaka naging challenge talaga natin ay yung oras. Kayo, gagawa kayo ng music video. Agahan nyo. Huwag nyong isipin na, ay madali lang yan, magsushoot lang yan. Hindi, huwag nyong i-overestimate. I mean, huwag nyong i-overestimate yung sarili nyo na kaya nyo ng maikling oras. Minsan kulang pa yung isang araw. E-effortan kasi talaga yan. Tapos wala pa akong tulog. So pagdating doon, set up kagad ng recording equipment. Dire-diretso. Kita ka dyan, gan! Sabi ko may tao dyan. Ikaw, walis ka dyan. So, kalahating araw lang talaga yung pagsushoot. Tapos umulan pa. Umulan pa noon. So, yun ang challenge. So, ibig sabihin, kung umuulan sa labas, mas kailangan mag-isip na mag-shoot sa ano? Indoor. Oo. Instead na dun kami mag-shoot sa stage, dun naghanap kami ng area kung saan maganda tignan sa background. Kaya kung makikita nyo, yung red na cortina na yan, hindi talaga yan stage. Hindi talaga yan stage. Nagmukha lang siyang stage kasi nga, finrame namin yung shot na para magmukhang stage. Yan ay division lang nung, kasi conference room yan eh, multipurpose hall. Division lang siya nung sa gitna. Okay, pinagmukha nating stage. Parang storage area kasi yung nasa gitna. Hanapin nyo yung framing o yung composition sa video na kung saan maganda siya tignan. Kasama ka dyan? Oo, kita. Sir, sabihin doon sa'yo ng space. Kita ka. Record, Bansi! Ready! Okay. 3, 2, 1. And then, isa pa, yung sabi natin kanina yung sa lighting, isang additional na effects natin, yung ginamit natin to kin Andrew sa unang music video natin ng Rondalia. Ang tawag dyan? Pandemic ngayon eh. Madalas itong mabenta to ngayon, mabenta. So eto kasi, sinusunog niya yung, ito pala yung ano, yung solution para sa ano, nabibili lang sa Mercury Drug. Sa music video ni Andrew noon, eto yon, instead na bumili kami ng mamahaling fog machine. Anong tawag dyan? Ano ba tawag dito? Hindi ko maalala eh. Humidifier yan eh. Humidifier nga yata. Basta sinusunog niya, ginagawa niya usok yung solution na nilalagay mo rito. Ito yung ginamit namin noon. Kaya lang, ang challenge dito, kailangan pa i-plug. Oo. Hindi siya pwedeng bitbitin mo kung saan-saan. Oo. Yung sa music video natin sa Pinas kay Sir Marco, may mga outdoor na shot. Gusto sana namin gamitin to. So, ang ginawa ko, bumili ako nito. Ito, wala siyang
Ito ay atomizer. De battery siya, wala siyang cordon, so perfect siya para sa outdoors. Yun yung iniisip ko nun. Kaya lang, ang naging problema, hindi siya pwede. So, isang kapalpakan namin nun, o ako lang, kapalpakan ko lang, akala ko magagamit namin. Pero kaya pala siya atomizer, ang gagawin lang niya, parang gagawin niyang mist. Na tubig ang lumalabas, hindi uso. Oo, so hindi niya sinusunog yung solution. Ang nangyari, hindi namin nagamit, di kami nakapagpausok. Sayang, ang maganda sana kasi sa may usok, nabibigyan niya ng ano eh, ng dramatic lighting eh. Pero meron isang part doon na merong usok sa likod, parang may nagsisigaw din sa likod. So medyo kinuha namin yung chance din na yun na medyo magkaroon ng parang ganong effect doon sa isang part nung tatlo sila na lang doon eh. Sige lang, kailangan may audio. Kailangan yung audio. Sabi ko sa'yo yung clip eh. Sabi ko sa'yo yung clip. Mayroon kayong audio nung ano, nung tugtog natin? Yung tugtog? Kailangan ninyo ng audio kasi para may pantay ko yan dun sa ano. Yung video to eh. Kailangan ng audio. Ang ginagawa kasi namin. Ayan, anong pwede natin ma-improve dun sa music video na ginawa natin sa ano? Kung lighting talaga? Parang medyo nagkulang talaga sa lighting. Mas maganda sana yung lighting nun kung tatlong ganito dala namin. Isa lang kasing... Isa lang yun. Wala pa tayong budget eh. Pero yun nga, as much as possible, huwag ipilit kapag ano, kung i-try i-maximize talaga on talaga yung mga dala lang din talaga. Natutunan ko na ano, dapat matulog ka bago sa araw ng shoot. Kasi ako walang tulog, nag-drive pa ako papunta doon. Parang hindi mo alam kung na-excite siya mag-shoot ng video kaya hindi na. O kasi nag-aasikaso kami. So dapat 2 days before, 1 day before, nakaayos na lahat ng gamit na dadalhin. Kasi ang dami naming dala, nung gabi lang namin inayos, hindi na kami nakatulog. And then mamaya konting interview about sa kanila. Nag-viral tong grupo na to. Ikukwento ni Sir kung ano na bang meron sa kanila ngayon. Kasi yung nakikita nyo doon sa viral videos nila na nagkukumpas, si Sir Ryan, wala na siya ngayon sa school na yun. Ako po si Marco Polo, si Ignacio, guro sa Fortunato F. Halili National Agricultural School. Nagkaroon ako ng tinatawag na interest sa musika, sa rondalya, nung ako ay nabigyan ng aking tita nung high school ng recording ng Bayanihan Dance Troupe. Compilation siya ng Bayanihan Dance Troupe. Nung pinakikinggan ko at pinakikinggan ang CD na yun, naisip ko at natanto ko sa sarili ko ng musika ng Pilipinas, particular na ang musika ng rondalya ay napakaganda. Dinala ko po yun nung kuya nagtungo sa conservatory of music at nagtapos po ako a few years later bilang isang composition major. Kinalaunan din naman po ay nag-take po ako ng education units at natapos sa licensure examination for teachers. Naging elementary teacher po. Ako po ay nagturo sa Santa Maria Central School ng 5 taon. At nung nalaman ko po na may SPA music dito sa Fortunato F. Halili, ay ako po ay lumipat sa anyaya na rin po ni Juan Gregorio at ni Anthony Ryan Cruz. Si Anthony Ryan Cruz po ang aking nakakasama palagi dahil siya po ang nagtuturo ng rondalya. Mayroong isang pagkakataon na ang sabi ng aking estudyante, "Sir, may tumutugtog ng mga pop na sa rondalya." Nung naisip ko yun at nalaman ko naman na ang mga estudyante dito sa Fortunato ay magagaling dahil nga naturuan sila ni Sir Greg at ni Sir Ryan, ay marapat lang po na sige, subukan ko na mag-areglo o gumawa ng mga pyesa na pop at tutugtugin sa rondalya. So, ang nangyari po noon, nag-areglo ako ng Kiss Me Kiss Me ni Sara Jeronimo, Titibo-tibo ni Moira de la Torre, and then Mundo by Four of Spades. So, nung unang taon ko dito, that was 2018, na-feature po kami 24 oras. The following year, tumugtog po kami or nag-areglo po ako ng Kahit Ayaw Mo Na, Game of Thrones na medley.
Star Wars medley, may frolic din kami. Then yung ikaw at ako, nung lumabas ang ikaw at ako, yun po ay naitampok dun sa movie na Hello Love Goodbye. 2 to 3 months or even 4 months, nagulat kami na yung views ng video ay umaabot na ng 500, 700, 900,000. Besides that, na-invite na po kami kinalaunan sa UNTV at saka na-interview po kami ng TV5 dito po sa aming eskwelahan. Nang nagkaroon ng pandemya ay natigil at nakalulungkot yung hindi talaga kami nag-ensayo at hindi na kami nakikita. Napakahirap po para sa isang guro na mag-online class. Hindi naman po lahat ay may instrumento. Tapos ang isa pa pong nakalulungkot is that ang aking buting guro na kaulayaw lagi na si Anthony Ryan Cruz ay lumipat ng eskwelahan. Nagkaroon po siya ng opportunity na iba. Ako po ay ang naiwan na nag-handle ngayon ng rondalya. Dati po ay dalawa kami, so madali po ang trabaho. Ang mensahe ko lang sa lahat ng nanonood at nakikinig ng video na ito ay kung ano man yung ginagawa nyo sa buhay, huwag kayong titigil. At saka kung hanggat maaari ay nandyan naman ang musika. Ang musika kasi, ang music kasi, nagbibigay ito ng aliw sa mga nalulungkot at saya sa bawat nagdurusa. Maaari, huwag na tayong titigil. Mensahe ko sa mga batang musicians ay huwag kayong susuko at mag-aral kayo kasi mayroon namang kinabukasan sa musika. Huwag kayong titigil sa pagpapractice at pag-aral ng mga bagong pyesa. At nawa ay mag-enjoy kayo sa lagi niyong ginagawa. Maraming salamat po sa panonood. Sana may natutunan kayo kahit konti kung paano gumawa ng music video. And don't forget to like, share, and subscribe. Dahil masaya, nag-e-enjoy ako. Natutunan ko pong i-handle yung oras ko sa pagtutugtog. Kung gusto niyo po maging musika, mag-practice lang po kayo at pagtuunan niyo po. Bigyan niyo po ng oras. Hi, my name is Zara Biasinto. Napili ko ito dahil nikahit ako na aking kaibigan at di kilaunan ay nagustuhan ko na rin. Ang natutunan ko ay disiplina sa sarili at time management. Sa paglalahad ng kaalaman sa musika at ang mga benefits nito na magagamit mo. Ang status ngayon ng rondalya ng Pinas sa junior high school ay masasabi namang nakabawi na dahil ang Pinas ay nagkaroon ng pilot face-to-face. So nagkaroon ng mga pag-e-ensayo ng 2 linggo hanggang 3 at nagkaroon kami agad ng isang event na kung saan ay nakatugtog yung mga bata. Yung aming kasing school ay nabiyayaan ng isang e-library, so pinagandaan namin yung event na yun. Prior to the pandemic, tinuturuan ko sila ng isa-isa and then may pyesa na madadali. Pag natugtog na nila yun, ay binibigyan ko na sila agad ng susunod pang mga maaaral. So nadadagdagan at nadadagdagan yung kanilang inaaral. May mga incoming kami. Ang ginawa ko ay, siyempre, inumpisahan ko muna sa mga madadaling pyesa. Style din naman kasi yun sa rondalya arranging. Ang ginagawa ko kasi ay nag-aareglo ako ng mga pyesa na sobrang madali at gumagamit lamang ng mga simpleng melodiya. Kaya natutugtog nila kaagad yung dapat nilang tugtugin kasama ng mga mas batikan. Kaya nga, tuwan-tuwa ako nung nagkaroon kami ng isang pagtatanghal, blessing and inauguration ng bagong e-library. So, ang ginawa ko, nilabas ko yung mga dating areglo ko pa na mga children's rondalya. Yung sobrang dadali talaga. So, halos nakasampu kami. Napyesa agad. In a span of 2 weeks, granting. Binibilinan ko sila at tapos binibigyan ko sila ng mga written assessments. Kasi number one, talaga naman kailangan yung written assessments. And then, bibigay din ako ng pyesang aaralin. And then, yung kung kaya nila,
at kakayanin na kanilang mga resources, gaya ng internet, ay nagpapasa naman sila ng video.
Bye.